3, 2, 1. Welcome po muli sa ating pagtuturo ng pagtatabas. At ngayon ang ating tatabasin ay isang parang loose pants ito, garter sa baywang. At may bulsang dalawa sa harap, babae ang susuot nito. So direct fabric tayo, diretso tayo sa tila magtabas. At meron tayong susundang sukat na sa punjo ay 30, maluwag kasi. Tapos yung haba niya ay 32, tapos yung hips niya ay 52, at ang kanyang hita ay, at ang kanyang hita, so, ulitin ko, ang ating crotch ay 30, ang ating haba ay 32, ang ating balakang ay 52, ang ating hita ay 31, ang tuhod ay 26, at ang laylayan ay 23. So yung ating, yung sukat ng ating baywang halos magkasing lapad, magkasing laki siya sa hips. Kaya hindi ko na nilista dito dahil ito'y 50 man, gagawin na lang natin kahit, ay, ito ay 52 at gagawin natin ng mga 50 inches ang kanyang baywang. So di-differentia tayo ng 2 inches. Pwede, pwedeng 48, 49, 50, pwede rin parihas para maluwang. Pero gagawin natin ay 50, dito tayo sa 50 na baywang lang. Diferensya na natin ng 2 inches. So, ating gagamitin ngayon, pangguhit ay itong tailored pencil. Pag pinalansa ito, nalulusaw siya. So, direct tila tayo. Hindi tayo gagamit ng pattern. O di, ang una nating pinakagagawin ay dito tayo mag-uwi tayo sa taas. Yan. Kung kita ito kasi kulay-pula ito eh. Okay. Kitang-kita ba? Kita na. Kita siya. Wala kasi akong pag dito ako sa tahian maggagawa ng pattern, wala akong nagtaga-kamera. Pero pag nasa bahay, nandun yung aking misis, siya yung magkakamera sa akin pagka ako'y nagagawa ng mga tune, mga pagtuturo. So, medyo ano tayo ngayon, kasi ang ating misa, hindi katulad ng misa ko doon sa bahay na medyo slide, kaya medyo nakikita ng maganda. Eh, ito kasi medyo flat kasi siya, kaya medyo malayo at talagang tingnan. Kasi yung aking kamera, wala din dito yung aking tripod, nandun din sa bahay, kaya pasensya na kung medyo ganito ang sitwasyon. Pero sisikapin kong maipaliwanag ng maayos para ating maunawaan kung paano ginawa ng pagtatabas ng maluwag na pantalon diretso sa tila. So, guhit na tayo. Unang guhit. So, pangalawang guhit natin ay dito tayo. Pangalawang gagawin. Dalawang proseso. Yung ating crotch ay 30. So, dito natin hanapin sa centimeter yung 30. Pero lagi tayong magbibigay dito ng 1.5 para sa ating alawan sa baywang o waistband. So, hanapin natin dito ngayon yung 30. So, yung 30 ay 11 and 3/4. Halos pagitan ng 11.58, pero 11 3/4 na lang gagawin natin. Yan. Guhit tayo dyan, tapos guhit din tayo dito ng haba natin na 32. So, kung hindi man ito makikita doon sa camera, kasi medyo hindi ko makasugusog ang camera, naka-steady yan. So, basta dito sa baba, kahit hindi makita, sinasabi ko na hanggang 32 tayo, inches yung haba natin. Tapos, meron tayong lapad na, na ilulupi natin na 2 inches. So, magdagdag pa tayo ng 2 inches. Magdagdag pa tayo ng 2 inches, no? Para ilulupi natin siya sa panglupi. Kasi medyo ang lupi nito, yung palabas, yung malapad na makita sa labas ang ano, in double fold ba? Meron in double fold kung tawagin natin. So, ano tayo? Lapad na para natin. So, ano tayo ng 2 inches? Magdadagdag tayo ng 2 inches.
So dito 2 inches, tapos ganun din dito sa kabila. Iwan na niya pang allowance, tapos sa living 3-4 tayo para sa crooks, at dito tayo ay 32 inches plus 2 inches. So ngayon haltiin na naman natin ito, itong 20 na mula dito hanggang sa laylayan may 20 inches, so hatiin natin 16 inches yan. Hatiin na lang natin kasi medyo bitin kasi ito, pero kung sagad lang ito sa baba dapat tataas tayo ng 1 inch, pero dahil ay inusog, medyo parang tukong ang style nito, so huwag na lang tayong magdadagdag sa taas, sentro na lang tayo, gawin na lang natin ang sentro yan. Yan. 10 inches yung kalahati ng 20. So yan. So ngayon, dito tayo ngayon guguhit. Ito, guhit tayo dito. Guhit tayo dito sa para sa tuhod. Para sa tuhod dito at dito para sa laylayan. Yan. Tapos plasan pa natin uli ng ano para panglupi sa ilalim pala. Para panglupi sa ilalim. So pumapatak lahat ito ng 32 plus 4, 36. So dagdagan natin pa. Si double fold dito. Basta meron tayong 2 inches na panglupi. So ang gagawin natin dito sa gilid, guguhit tayo dito. Ang ating kukunin ay hita kagad. Mas pinakamagandang gamitin lagi ang hita, panukat dito para laging pasok lagi ang hita, kasi nagka-diferensya lagi yan sa hita pag dito tayo gumagamit sa hips. So ang ating gagamitin pangsukat para dito kumuha tayo ng hips ay itong sukat ng hita na 30-31. So dahil ang 31 ay hindi natin makikita dito dahil hanggang 58 lang itong ating L-square, gamit tayo ng tape measure. So ang kalahati ng 30 o 31 ay 15 and a half. So buhat dito sa guhit na gilid na to hanggang doon ay 15 and a half. Yan, 30 and 31 yan. So kalahati naman ng, lagyan natin ng sintro, kalahati naman ng 15 and a half ating hatiin ito ay, yan, ito yung kalahati niya. Yan, ilan yan? 7¾. So ngayon ito ng ating eskwalahan. Eskwalahan natin ito. Yan. Tapos sukatin natin kung ilan ang tuhod. Ang tuhod natin ay 26. So kala dito tayo sa 26, hanapin natin itong 26. Meron dito itong 13, ito yung 26. Kaya dalaw, well, 13 times 2 equals 26. So dito tayo guguhit ganyan. Equals 26. So dito naman sa laylayan natin ay 23. So hanapin naman natin ang 23 dito. Meron dito sa ating kwadrante. Sa aking pagtuturo, meron diyan. So tingnan nyo na lang yung ano diyan kung paano hanapin yung 23. Yan. Nandito yung 23. Yan, ano ba? Yan. So ngayon natin na itong guhitan. Guhitan natin. Tapos ngayon dito sa kabila, ganun din. Guhitan natin. Hindi ako makakilos ng ano gawa ng ating tela ay napakamadulas. Maluwag kasi ito. Ito yung mga ginagamit ng mga babae na tela na
magsuot para pang ano ba, pang Muslim na attire. Nagaminda na ako kasi mayari dito. Lagyan natin yung ano. Tapos, ano lang natin, tumbahan lang natin ng konti. Ng konti lang. Ganyan lang. Tapos, mula dito sa guhit na to, tatas lang tayo ng kahit mga tuwa ni Ham. Pagkatapos saka natin iskwalaan ay kurbahan. Meron tayong kurba. Yung gamitin natin. Yan. Yan. Katapos mula dito, susumpat tayo ng yung 50 divided by 4. Equals ano yun? 50 divided by 4. Napin natin ang ano dito, 25 yun sa kalahati noon. Dito tayo, pag else ko rin gawin din, dito makikita natin agad yung 25. So ito yung 25. Tapos allowance na half inch, ayan. Kasi nandito yung 25. Oh. 25 plus times 2 equals 50. Ayan. Ayan. 25 makikita agad. So yeah, ito atin na siyang kurbahan. Kurbahan na natin. So, lagyan na natin siya ng ano, ng bulsa kasi nagmay bulsa ito. Kaya tinan, 2 inches dito, opening. Ito yung lalim ng kanyang ano, size. Lalim ng kanyang bulsa. Yung opening, pocket opening size. Yan. So, ngayon, pag nagtapas tayo dito, magbibigay tayo ng allowance na half inch para sa pakain natin sa tahi. Kasi ito lang yung, itong mga guwit natin, ito yung mga linis. Pero dito sa gilid na to, meron na itong mga half inch na allowance para sa sewing allowance. So, tapasin na natin ito para hindi tayo magtatagal sa ating pagtuturo. So, ito, diretso na tayo tapas. May allowance ako simula sa guwit na mayroon tayong half inch na sewing allowance. So, tapas tayo. Diyan nag-aaral na hindi na kailangan gumamit ng pattern, ganito tayo magtatabas, diretso tayo. Nag-duplicate ako, gagamitin ko muna ay lapis para hindi makita sa ano, sa right side. Duplicate lang naman to. Diyan natin patatama ang ating tahi. Kaganan din dito sa baba at hindi dito duplicatean para alam natin na dito ang ating yan. Okay. So, atin muna ang alisin itong isa nito para i-duplicate natin sa kabila. Na may para sa back. Siya yung pattern natin para makakuha tayo ng exactong sukat. Itong isa lang muna ang gagamitin natin.
baliktarin natin itong ating ano, ating tila para ano tayo, makakuha tayo ng magandang posisyon. Nating siyang ipapantay dito sa ano ha. Yan, huwag natin ipapantay siya dito sa may taas, bababa tayo ng kahit mga buwan na nihap. Yan, mga buwan na nihap. Kasi dito mamaya ang ating bakay lalagpas yan siya dito sa haba niya. Dito yan. Magdidepend siya ng mga buwan na nihap yan. So, tayo dito tayo ngayon. Ito, ganyan tayo. Mga 1 inch kasi dito tayo magwa 1 inch tayo dyan mamaya. Ang difference ng laki ng front and back ay 1 inch tayo. So yan. Subukan ko muna ng ano kung makalat. Pag tayo latag na ganyan. Ah, mas okay ito ah. Baliktarin na lang natin. Mas okay itong ganito. Baliktarin natin ulit pa. Tayo, hanap tayo ng pinaka-the-beast na kung saan tayo makakatipid. Saan natin siya makuha ng pagtitipid ng tela. Yan ang diskarte yan sa mga nagtatabas. Hanapin kung saan pinakamatipid na tela. Saan tayo makakuha. Pantay lang natin dito sa baba. Yan. Tapos ganyan. Yan. Yan. Dito. Maganda dito. Na posisyon. Yan. Dito tayo. Mas maganda dito. Yan. Okay, ito tayo. Okay. So, dito tayo ngayon. Gagawin natin ay ano na mag guguhit na naman tayo. Una natin gagawin ay sukat tayo ng ano ngayon. Unahin natin yung balakang. Ito yung distansya dito. Meron ang distansya dito na 3 inches eh. Buhat dito sa ano na to. Gilid dito hanggang dito. May 3 inches akong pinigay na alawad. Panigurado lang yun, total malaki naman ang tela. So, ang ating hips ay 52. So, buhat ito, bigyan tayo ng alawan dyan, half inch dito rin. Meron tayong alawan na half inch. So, dito tayo dadampot sa may number 13. So, ganyan kalayo. Aba, hanapin natin yung 52 is 26, ano? So, diyan tayo ngayon. Buhat tayo ng maliit para hindi siya masyadong makita. Kasi, kasi diretso tayo tila. Tapos nandito yung ano, magdi-differentiate lang natin ng 1 inch buhat dito kasi 25 na ito, 50 na yan. So 52 tayo, so dito tayo, tapos allowance tayo ng half inch. Yan. Ganon din dito sa kabila. Ang ating one ay 50, so magbibigay din tayo ng allowance dyan, half inch, dito rin half inch. Lagi tayong magbibigay para sa suwing allowance. Tapos dito tayo ngayon, 50, so 25. So, dito tayo ngayon, 50.
So, yan. 25. Plus swing allowance. Plus dito. Yan na siya. Yan. Natin kasi medyo ang hangin umiihip-ihip. Natatangay ang ating tela kasi magaan nga na tela to. So, yun. Yung ating ano. Tapos, idiretso lang natin ito. Yung connect dyan. Diretso lang natin. Pati dito sa kabila, idiretso lang natin. Pati ito, diretso natin. At pati yung sa baba, idiretso natin. Dito. Tapos, yun nga sinasabi ko, isang ruler tayo dito. Isang ruler ang lapad. Yan. Yan, but sa baba. Pati dito sa gilid, isang ruler din. Ayong ano, yung lapad niya. So, tapos pagdating dito, kata natin yung, guhitan muna natin. Yan, guhit tayo. Yan, dito, guhit tayo. Yan. Pagkatapos natin maguhitan dyan, guhitan din natin dito. Pero sa ilalim tayo mag-uhit para hindi makita. Ha? Natin. Ito sa'yo sa ilalim. Para hindi makita. Kasi pag isama natin yung taas na yan, babakat itong ating ano, medyo pag nagre-reklamo ang ano dito. May pakat yan siya. Nakuha na natin, naguhitan na natin siya dito. So atin din dito siyang ano yun. Is gifko taguhitan na natin, kukunan na natin yung sukat ng hita. So buhat ito si sa guhit na to, baba tayo ng mga 1.5 saka tayo magsusukat ng hita. So meron tayong allowance na half inch dito din sa kabila, meron din tayong half inch na allowance. So dito tayo dadampot, lagi tayong nagbibigay ng allowance. So hanapin natin yung 31. So nandito yung 31, oh. 31, magbibigay tayo ng allowance na half inch. So yan, half inch na alawan. So dito tayo, guguhit, tapos alawan na naman tayo ng half inch. So ano na natin, saka na natin siya kurbadahan. Kurbadahan natin. Kurbahan natin. Medyo pang hips itong kurba ko dito. Pagdating dito sa may ano to siya, sa may tawag nito. Hita sa may inseam ay medyo kaya tutulak natin kasi hindi siya maganda masyado ng kurba. Tapos pagka nakuha natin ang sukat ito, tutulak natin dito paakyat sa isang ano, sa isang guhit para sabak ito, para parehas yung haba nila. Tapos buhat ito sa dulo, bababa ka ng half inch para sa swing sa tahi yan, diyan dadaan yung ating tahi. So itong guhit natin, dahil ang kasi kung dito natin ito guguhitan sa taas, eh ito yung itsura niya dito, ito yung itsura. So lagyan na natin ang tanda dito para dito tayo maglalagay ng guguhitan natin papunta ron, papunta dito sa may bumaba tayo ng half inch. So dito tayo ngayon, dito sa likod tayo yan, kasi ano yan, nakita natin dyan dito para hindi natin siya maano. So dito tayo yan. Ate lang po, lagi natin ng konting tanda. So dito ipaliwanag siya, no. Yan, dito nakita na natin itong aking ginuhit. So dito tayo didiretso natin doon. Yan. Pagkatapos madiretso natin, saka natin siya kurbahan. Kurbadahan natin ng pagano, no. Lagyan natin ng curve. Ano to siya? Yan. Yan ating kurba. Yan. Yan yung kurba natin. So, natapos na yung ano natin diyan. Dito na naman tayo, mag-grading na naman tayo. Gradingin natin yung ano natin. Yung ating fruits para makuha natin yung fruits natin na sukat na 30. Yan, yung 30 natin. So, lagi tayong magbibigay ng allowance sa waistband na 3 inches yun. Kasi 1.5, pag dinoble mo yan, 3 inches. So, atin na siyang alisin.
So pag nagsimula tayo mag-grading dito, dito tayo magsimula, half inch allowance natin dyan, at saka yung distansya naman dito, half inch din tayo, kasi puro yan sewing allowance yan ang binibili natin dyan. So pag nagbilang tayo, dito, pag nag-ano tayo, dito tayo opakyat, nakadistansya tayo mula sa gilid ng half inch para sa sewing allowance. Hanggang dito tayo sa may guhit na to. So meron tayong 14 1/4. Tapos dito na naman tayo, half inch uli ang ating allowance, 14 1/4. Yan. Allowance ulit tayo ng half inch at pagkatapos, akya tayo, bye-bye tayo dito sa may guhit kasi ito yung pinakadinadaanan ng tahi. Hanapin natin yung 31. Yan, ito na yung 31. So yung 31. Tapos magbibigay pa tayo ulit ng half inch para sa sewing allowance. Yan. Kung atin itong ilapat ng paganyan, so yan siya ang itsura niya. Pagkatapos ito, itutuwid natin ng kaunti. Diretso natin itong guhit na to. Pagkatapos ay ito pang dulo, bantayan natin sa guhit. Saka dyan natin ikatama yung ating guhit na patuwid papunta doon sa kabila. Yan. Yung pangalawang guhit dito sa taas, para sa saming allowance, hanggang dito sa dulo nito, dito tayo tutumbok. So, yan yung ating kabuuhan sa ating tinapas na diretso sa tila. Hindi na tayo gumagamit ng pattern. So natapos na ang ating ating pagsusukat at atin na itong tatabasin. Ayan. Dito tayo ngayon. Hindi ko siya linagyan ng dart kasi garter naman ito, walang dart. Hindi siya linagin ng dirt. Diretso ito, diretso. So, dahil ito ang pinaka, itong guhit na ito, ito yung pinakatahi. So, magbibigay naman tayo ng sewing allowance. Half inch ulit. Lagi tayo magbibigay ng sewing allowance. Half inch ulit na naman. At sa baba. Pagdating dito, tapat na tayo dyan sa matahe kasi may sewing allowance na yan ang ating mga guhit. Tapat na tayo dyan. Tapos, pantayin natin dito ang gupit. Hindi nyo ito makita kasi nasa baba, hindi makita ng camera. Hindi ko naman iusog kasi naka-steady. Bakal itong stand. So, dito. Punta na lang natin itong guhit natin. Kasi may eyes. So, may allowance na yan. Ito yung terno ng isa kong ginawang video na ganitong kulay din na long sleeve. Ito yung terno niya. So, ngayon ko pa lang nagawa. Yan. So, natapos na itong ating video at nawa sa aking pagtuturo sa ay kapupulutan ng kaalaman. Dagdag kalaman so para sa mga baguhan ng mga mananahi at para sa mga biyasa ng mananahi, alam na nila itong mga ganitong proseso. Itong ating mga pagtuturo ay para lang talaga ito sa mga bago na nag-aaral pang matutong manahi. At sundan nyo lang ito dahil dito tayo makakatipid tayo ng pattern. May pagtuturo pa nga rin dyan ako na hindi natin gagamit ng ruler, square at saka curve line. Dahil kung baga sakali, kung halimbawa wala talaga pero gusto mong matuto, ang gamit mo ay tip measure lang at saka ruler, pwede na yon. Panoorin nyo lang ang aking video. Maraming salamat sa panonood ng aking pagtuturo.